Hello, Serum Brush here, and welcome back again to my YouTube channel. So in today's vlog guys, i-share ko sa inyo yung nabili kong contact lens from EO. But before anything else, if you're new here, please don't forget to be part of my hashtag HeyYoungRush fam. Just click that subscribe button and also hit the notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng new video. In today's video guys, i-share ko sa inyo nabili kong contact lens from EO or Executive Optical. Nasa ground floor lang siya ng Robinson's Place Santiago. Katabi siya ng South Star Drug. So kung gusto nyo mag-visit doon and bumili ng contact lenses and mag-inquire or magpa-check up na din. So free din naman ng check up doon. So you can visit para in case na malabo na yung mata nyo or something na may problema kayo sa mata, so pwede kayong mag-visit doon. So contact lens guys from EO, and ang pangalan niya dito is Illusions Flex Square, and ang shade niya guys is Sandalwood. More on brown looking lang siya, so ipapakita ko sa inyo kapag nilagay na siya sa mata. So ganyan lang siya, more on brown tone lang, parang natural lang yung peg. Ayan. So ngayon kasi hindi ako naka-contact lens, medyo malabo yung paningin ko ngayon nga kasi wala akong contact lens. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ba ako maglagay ng contact lens. And I got this for 590 pesos. So ito lang yung worth 590 pesos, and sa loob nito guys yung contact lens. Pero wala na dito sa loob yung contact lens kasi kailangan mo nang ibabad bago mo gamitin yung contact lens. Ayan, and ang grado ko pala guys is 425. Same din na 425 yung grado ko. Ayan guys, so dito nakalagay yung contact lens na bibilihin mo, nakababad siya sa may solutions. Yan siya dito, and then kukunin mo na yung contact lens sa loob. So right now kasi nakababad na siya, so nandito na siya. Dito ko na siya nilagay, so ayan, nakikita niya naman may left and right. And wala siyang kasamang solution. So if bibili kayo ng contact lenses, make sure na bumili kayo ng solutions kasi may free case na siya katulad nito. This one is, hindi ko alam kung magkano ba yung price nito kasi medyo nakalimutan ko na. So ito yung solutions na 145 ml, and kapag bibili mo to guys, nakakarton to, then free na tong case na yan. So kung bibili kayo ng contact lens, I must suggest na bumili na rin kayo ng solutions para may case na yung contact lens. May pre-prepared pala akong questions guys, so in case na meron kayong possible question, baka masagot ko naman. So I know, excited na kayo kung paano ba ako maglagay ng contact lens, so ipapakita ko na sa inyo. Dahil hindi ko rin talaga kayo makita. Hindi ko makita gano'y yung sarili ko kung ano ba yung look ko dyan. Ano yung eye bags ko, diba? Puyat-puyat talaga eh. So ayan guys, kunin na natin siya. So bago ka maglagay ng contact lens, make sure na malinis yung kamay mo. Maghugas ka girl ng kamay mo para hindi ma-infect yung kamay. Para hindi ma-infect yung mata mo. Ayan. So ayan na siya guys. Ayan. Kita nyo ba? So ilalagay na natin siya. Ilalagay na natin sa mata ko. So bago kayo maglagay ng contact lens, make sure na malinis talaga yung kamay nyo. Plus lalo na pag mahaba yung kuko mo, dapat medyo maingat ka kasi baka mapunit yung contact lens. Paglagay ng contact lens guys, meron tayong tinatawag na side A and side B. Ayan. So yung side A, papakita ko. Yung side A, yun yung tamang formation ng contact lens. Kasi natuto lang ako maglagay ng contact lens dahil nanonood-nood ako. Actually, walang nagturo sa akin kung paano ba maglagay. Nanonood lang ako ng tutorial kung paano ba yung tamang paglagay ng contact lens, yung tamang, alam mo yung tamang pagbuka ng mata mo, ganun. Tapos, ayun nga, sinasabi ko nga sa inyo kanina na mayroong side A and side B. So, ano ba yung side A? Yung side A, yun yung tamang formation ng contact lens. Di ba kasi akala natin kapag naglalagay tayo ng contact lens, parang feeling natin kung saan na lang banda dyan, basta kung saan na lang yung mapunta sa kamay natin, yun na yung ilalagay natin sa mata. Which is wrong. May side A and side B din po ang contact lens. So yung side A, dahil ko explanation. Yung side A, yun yung parang
nakapaloob siya na letter C na ganun. So, yun yung tamang formation. Kapag yung side B naman, ibig sabihin, yung edge nung contact lens, parang naka-ano siya, parang naka-fly away siya. So, ipapakita ko yung sample ng side A and side B para mas maliwanagan kayo kung ano ba yung sinasabi ko. So, papakita ko na lang dyan sa screen. So, yan yung side A. Ayan, dapat naka-letter C siya. And ito naman yung side B. Ayan, yan yung side B na makikita niyo naka-fly away siya. So, ayun yung yun yung question ni Elami Borinaga. Ano daw po ba yung may question si Elami Borinaga kasi nag-my day ako sa Instagram ko. And ang question niya, paano po ba yung technique ng paglagay ng contact lens plus paano daw ba hindi masaktan? Actually, hindi naman talaga masakit yung contact lens. Paano ba na hindi masakit mag-contact lens? So, number one, dapat na inaalala natin kapag nagko-contact lens tayo, make sure na malinis yung contact lens. Kasi actually, yung contact lens, may mga small particles yan kapag... So, kailangan nirarub-rub mo din yung contact lens para malinis mo talaga yung contact lens once na nilagay mo siya sa mata. Plus, yung sinasabi ko nga sa inyo na dapat na tamang formation ng contact lens na side A and side B. Kasi kapag mali yung formation ng paglagay mo ng contact lens, yun yung parang feeling mo na parang nasusugat yung talukap ng mata mo, parang ganun, parang feeling mo parang may maliliit na parang buhangin, ganun, parang nai-irritate yung mata mo. Ibig sabihin, mali yung paglagay mo ng contact lens. Kaya, yun nga yung lagi kong sinasabi, side A and side B. So, maglagay na tayo ng contact lens ngayon para mas makita nyo kung paano ba. So, unahin muna natin yung sa right eye. Ayan, so lalagay ko lang siya dito. Ayan, tapos imamassage ko lang siya ng make sure na hindi nag-aano yung kukumuha kasi baka mapunit yung contact lens. So, ilalagay ko na siya, guys. Then maglagay muna ako ng solution. So, medyo magluluha-luha ako. Ayan. So, ganito ako ilalagay ko siya dito. Tapos, ibubuka ko lang yung mata ko ng ganyan. Tapos, so, lagi ako minakahanda na tissue para kasi naluluha-luha din ako. So, ayan. Nailagay ko na siya. Ayan, so ito na yung merong contact lens and ito yung wala. So hindi napantay yung paningin ko. Malinaw na itong isa. Ito, medyo nakita nyo, di ba? More on natural looking lang yung peg niya. So ilagay ko lang muna yung kabila. So ayan guys, nailagay ko na sa mata ko yung contact lens. So i-zoom in lang natin para mas makita nyo yung contact lens sa mata ko. So, ayan na guys yung contact lens sa mata ko. So, as you can see, i-differentiate natin kung talaga bang magkapareha yung actual versus dito sa may picture na nakalagay sa may packaging niya. So, ito yung nasa packaging niya and ito naman yung nasa mata ko. So, tignan nyo guys kung parehas ba sa mata ko and yung nakalagay sa picture dito sa may packaging kung tama ba yung nakalagay. So, as you can see naman, tama yung nakalagay dito sa may packaging and same lang din talaga kapag in-apply siya sa mata. Thumbs up tayo ka Illusions kasi tama yung nasa picture. Talagang kung ano yung nasa picture, yun din talaga yung magre-reflect dun sa mata mo. So, kita mo naman, more unnatural looking lang siya pagdating sa mata and pagpasensyahan yun ay eye bags ko dyan. Another na na-try ko na mare-recommend ko sa inyo guys, itong Illusions 10. And ang shade nito is Slate Gray. Ito siya. And ganito naman siya kapag in-apply siya sa mata. Kapag nilagay na siya sa mata. More on grayish look. So if ever na gusto niya ng mga grayish look. And this one is more on natural looking lang siya. Hindi siya yung parang off sa mata. And this one. So cute. Ito pa lang yung na-try ko na... So far na collection ng Illusions.
And gusto ko i-try yung BB Blue, yung Sienna, ganun, gusto ko din i-try yun. This one, guys, is 590 pesos and 1 year mo na siyang magagamit. Hindi ko nabanggit sa inyo kanina na 1 year na siyang magagamit. So, 1 year mo na itong magagamit and sulit mo na yung 590 pesos. Gusto niyo naman na more on grayish look, marirecommend ko itong sa inyo itong slate gray dahil maganda din talaga siya sa mata, plus natural looking lang siya. Hindi siya yung ibang gray na contact lens na parang off sa mata. So this one is more on natural looking lang talaga siya. Ayan, slate gray. Yung ganito kasi, nabili ko siya sa SM North and 1 year na siya. So kailangan ko na talaga mag-purchase ng bagong contact lens kasi after 1 year, dapat hindi mo na ito gamitin. So, trinay ko itong sandalwood. So far, okay naman siya sa mata ko. And more on brown tone lang yung peg na, diba? More on natural looking. And gusto ko din itry yung BB Blue kasi more on, ano naman yun, parang mas mapusyaw sa mata. So, para mas kita. So, gusto ko din itry yun. So, babalitaan ko kayo kapag bumili ako ng BB Blue na contact lens ng Illusion. So, 5 star dito sa Illusions kasi lightweight lang talaga yung sa mata. Hindi siya masakit lalo pag ina-apply and good to know, diba? Kasi one year mo na siyang magagamit. So, worth 590 pesos. Meron pala akong mga prepared na questions dito. Actually, nanood muna ako ng mga vlogs about this one. So, nag-prepared ako ng questions. So, baka sakaling may mga katanungan din kayo na same din dito sa mga prepared ko. So first question, paano po pag mas mababa yung grado ng contact lens? Mas mababa din po ba yung price? The answer is no. Kahit po mas mataas, 400 plus yung grado mo, or below 400 plus, same pa din po yung price na 590 pesos. So, second question, how much po if walang grado? I think yung walang grado, same price lang din siya ng 590 pesos. Pero if nagkamali ako, pwede kayo mag-visit sa Robinson's Place Santiago sa may ground floor lang. Doon mo makikita yung EO. So, mag-visit ka na lang doon. Baka sakaling mali na 590 pesos. Baka may discount sila kung walang grado. Pero, I think 590 pesos pa rin. So, kung hindi ako sure, pwede kayo mag-visit doon para mas maka-inquire kayo. Third question, while wearing contact lens po ba, same din po ba yung grado ng contact lens sa grado ng glasses? The answer po is hindi po siya same kasi po yung contact lens is direct mo siyang ilalagay. So, meaning direct din yung grado sa mata mo. Unlike po dun sa glasses na makikita mo or mame-measure mo pa yung parang centimeter kung gano'ng kalayo ng grado sa mata mo. So, possible na mas babaan po nila yung grado ng contact lens kasi mas direct siya sa mata. So, sana na-gets niyon. So, depende naman sa grado mo yon. Plus, depende rin sa'yo kasi kakausapin ka din ng ophthalmologist kung bababaan pa ba natin yung contact lens or hindi. Pero ako kasi mas mababa talaga yung grado ng contact lens ko kasi nga, sabi ko nga sa inyo, direct yung grado sa mata ko kasi kapag sobrang taas naman ng grado, pwedeng madula ka, ganun, pwedeng mahilo ka kasi nag-a-adjust din talaga yung mata kapag naka-contact lens. So, dapat pa rin balance pa rin talaga yung grado ng mata mo kaya binababaan para hindi ganun ma-adjust ka agad yung mata mo. Kailangan talaga balance. So, yung sa akin talagang mas mababa, hindi talaga siya same sa glasses. 5 question, makukuha po ba agad yung contact lens the same day kapag nagpa-consult ka? The answer po is depende kasi po meron yung mga available na color ng contact lenses pero hindi available yung grado. So, kailangan pa nilang i-order yon and maghihintay ka pa ng 3 days. Ganun. Depende sa shipping yon kung sakali. Kasi may mga tinatawag din silang cut-off, ganun. So, depende kung may availability ng color plus yung availability ng grado mo, pwede mo makuha ka agad kung passive, kung available. Pero kung hindi, i-order pa nila. So, yung nabili ko kasi na sandalwood, actually, pagpunta ko dun sa clinic, sabi ko, mam, mag-order po ako ng contact lens. So, anong kulay po? So, ang first choice ko talaga is BB Blue. So, sabi niya, mam, mampili ka ng tatlong color dyan na pwedeng merong may stock kami. Baka sakali may stock kami. So, ang pinili ko is yung sandalwood, Sienna, and then BB Blue. Ang problema, sandalwood lang yung available. And nakita ko siya na kapag hindi nakalagay sa mata, parang more on yellow
yellow, ano siya, mayro yellow tone. Pero nung tinay, nung nakita ko siya mismo, dito nga, sa may dito, makakalagay na kayo, ah, brown tone pala siya, sabi ko. So, sige po, yun na lang kukunin ko, sandalwood. So, ayan, nakita nyo naman na hindi naman siya ganun ka-off sa mata and more on natural looking lang siya. So, if naghahanap kayo ng something na brown tone lang ng mga contact lens, ayan, maganda yung Illusions kasi lightweight lang siya sa mata plus 1 year mo na siyang magagamit. So, worth 590 pesos. Super worth it na yung 590 pesos mo. Ayan guys, so pang 6th question, can you use it every day po? So, pwede ko pong gamitin yung contact lens every day? Yes, you can use it every day. Pero for me po, ginagamit ko lang siya. For example, ganito, nag-vlog ako. Hindi din kasi ako makapag-glasses kapag nag-vlog ako kasi nga, nagre-reflect yung ring light. Plus, hirap din kasi kapag nag-vlog, syempre nag-explain ka, pwedeng any moment mababa. So, struggle, diba? Pwede mo naman gamitin yung contact lens mo everyday. Pero para sa akin, ginagamit ko lang siya kapag may mga special events, kapag may mga pupuntahan ako. Plus, if gusto ko talagang umawarya that day, gano'n, nagko-contact lens ako. Ordinary day lang naman, mas ginagamit ko talaga yung glasses kasi gusto ko din mapahinga yung mata ko sa contact lens. 7th question, while wearing contact lens po, same din po ba pag nakasuod sa eyeglasses? So, kapag naka-eyeglasses ka and kapag naka-contact lens ka, when it comes to vision, yes, same lang kasi parehas na malinaw yung paningin mo. Pero pagdating sa pakiramdam, mas comfortable ako. Para sa akin, mas comfortable ako kapag naka-contact lens ako kasi wala akong inaalala na kahit gumalaw-galaw akong ganun, walang malalaglag. Walang mafo-fall. Ayan. Unlike kapag naka-glasses ka naman, syempre, naka-glasses ka and kapag nagpawis ka, any moment, pwedeng malaglag yan kasi madulas yung salamin. So, pagdating sa vision, yeah, same lang kasi parehas na malinaw as walang blurry effect na nakakita. So, same lang. Pero pagdating sa pakiramdam, mas comfortable ako kapag naka-contact lens ako kasi wala na akong inaalala na pwedeng ma-fall. Wala akong inaalala na pwedeng malaglag kahit namakbuman ako. Ganun, wala akong inaalala na pwedeng malaglag. Unlike kapag naka-glasses ka naman kasi, kumbaga limited lang yung galaw mo, hindi ka pwedeng tumakbo kasi any moment pwedeng matanggal yung, pwedeng malaglag yung glasses. And then kapag nagpapawis ka naman, lalo na pag nag-gym, diba, tas nakasalamin ka, napaka-struggle kasi mabigat na nga siya dito sa may nose bridge mo. Plus, kapag nagpawis ka, any moment pwede rin talagang malaglag yung glasses. So, pagdating sa vision, yeah, same lang. Pero kapag sa pakiramdam, mas comfortable ako dito sa contact lens kaysa sa glasses. Yun guys, ano naman yung mga hindi pwede na gawin while wearing contact lens? So, number one, hindi mo pwedeng tulugan yung contact lens mo. Like, antok ka na, iidlip muna ako, ate girl. So, idlip kang ganun, tapos naka-contact lens ka. So, hindi po pwede yon. Kahit antok ka na, dapat tanggalin mo talaga yung contact lens mo. Hindi pa pwede talaga na tulugan mo talaga yung contact lens mo kasi pwedeng ma-infect yung mata mo. So, kahit antok ka na, girl, tanggalin mo yan. Okay? Tanggalin mo yan kahit pagod ka na, ganun. Tanggalin mo pa rin kasi, ano mo yan eh, bahala ka. Gusto mo ba mabulag? Ayun. And then, ano ba yung mga hindi pwedeng gawin? Ito yung ginagawa ko, yung nakatutok ako sa ring light. Hindi pwede na super tutok ako sa ring light kasi yung ring light mainit din. So, meron din siyang cost sa contact lens ko. So, siguro mga 3 hours or I think nagvlog ako. Depende sa binavlog ko. Siguro pinakamatagal na yung 2 hours sa pagvlog tas ako contact lens ako. And ayan, hindi pwede na super tutok like nakaganyan ka sa ganyan na ganyan ka. Hindi pwede kasi kahit papano, meron talagang init din yung ilaw. So, may epekto din yan sa mata mo. Lalo na, mas napapadry nung ilaw yung mata mo. Kaya, kung pwede, hindi ka masyadong tutok sa mga, yan, sa mga ilaw, sa mga ring light. Ayan, hindi ka pwedeng tutok. So, ano pa ba yung mga hindi pwede? Ayun, basta.
Yun lang yung mga prepared kong questions, guys. I hope nakatulong ako sa inyo. And if you have any questions regarding sa contact lens, please let me know sa comment section box. Ayan, mag-comment lang kayo sa comment section box. And I'll try my best na sagutin lahat ng questions nyo. So, that's it for today, guys. I hope you find this video helpful. If you did, please give me a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Just click that subscribe button and also hit the notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng new video. So, that's it for today, guys. Thank you so much and I'll see you on my next one. Bye-bye!